Nagre-reklamo na po ang mga kaanak ng mga overseas Filipino workers. Masyado na raw kasi ang remittance charge ng mga perang ipinadadala sa kanila. Narito po ang report ni Julio Segovia. Sabihan ang nagtatrabaho sa ibang bansa, umaasa si Helen Tolentino sa pangmatrikula ng anak na magkukulehyo sa pasukan. Pero ang perang ipapadala sa kanya, tiyak daw na mababawasan dahil sa laki ng kalta sa remittance charge. Pandagdag sana ito sa iba pang gastusin. Dapat mas maliit. Kasi kung tutusin nga, sa dami nilang ng mga ganun, malaki pa rin ang kalta nila. Kung i-compare mo sa gastusin ng mga tao na pagdating sa school. Si Evelyn Baldemor, door-to-door kung tumanggap ng pera mula sa mga kapatid sa abroad, mas mahal daw ang bayad dito. Mas less hassle at saka safe din. Tapos, yun nga lang, medyo mahal ang bayad sa door-to-door. Sa ulat ng International Fund for Agricultural Development at ng World Bank, umabot sa $260 billion ang remittances ng Asian migrants noong isang taon. Pero maliit na porsyento lang ng mga ipinadalang pera ang napakinabangan ng mga kaanak ng mga migrante. Bukod sa malaking kaltas, kulang daw mga bangko sa rural areas kung saan pwede mag-remit. Hindi kinailan ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang mataas na remittance charge. Sa Asia, nasa $5 hanggang $12 o higit 400 pesos ang transaction fee. Mas malaki kung sa Amerika galing ang pera, umaabot sa $25 per transaction o halos 1,000. Iba rin ang bayad kung sa ibang bangko kukunin ang pera at kung ipapakourier. Yun yung mga nakamotor o kaya nakabisikleta, tapos idadalin yun sa bahay ng recipient families. So mas mahal po yun kumpara? Mas mahal yun kasi ang ginagawa dyan, ang charge sa kanila mula sa 150 hanggang 550 pesos. So kung halimbawa, ang bangko mo ay iba kaysa sa bank A, okay? Bibigyan, matcha-charge ka naman ng pangalawang bangko. So, yan ang basically, that is the process of remittance. Pero sabi ng BSP, hindi sila ang nagtatakda ng singil kundi mga bangko. Ang tangi lang daw nilang magagawa. Sinabi natin sa mga bangko, i-post nila yung kanilang remittance charges sa mga prominent places doon sa kanilang bank premises. So yung mga bank, yung mga OFWs, may mapagpipilian sila doon sa ibang bansa, okay? Kahit na dito, okay? So titingnan nila ngayon, they can shop around and select the most competitive remittance fee. Nagbigay na rin daw sila ng permit sa ilang rural banks para tumanggap ng remittances at mapabilis ang proseso sa OFWs. Noong isang taon, pumalo sa $22 billion ang OFW remittances. Malaking ayuda ito sa ekonomiya ng bansa. Julio Segovia, GMA News.